Nahaga natin yung interview natin kay Dr. Ana Maria Tabunda, ang Research Director po ng Pulse Asia Research Inc. Dr. Ana, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Doc. Good evening sa inyo, Alvin Doris. Opo, may resulta na po kayo ng survey. Basics po muna tayo. Ito po'y isinagawa. Kailan po? Gaano karaming tao ang na-survey po ninyo? Isinagawa ito ng June 7 to June 16. 2,400 ang respondents. Opo. Yung mga issue ng mga panahon na yun ay, syempre, COVID is there, no? Ano pa bang maiinit na issue during that time? May konti on the West Philippine Sea. Mm-hmm. Pacquiao? Yung kay Pacquiao, oo. During that time ba, nag-aaway na? Nagpapasaringan na sila o wala pa yun? Meron na ata. Pero yung period na to, bago ito namatay si former President Pinoy Aquino. Ayun. So bago pumatay, hindi si Pinoy. Si Noynoy. Bago namatay si Pangulong Noynoy. Anyway, kayo po ang magsabi, ano ang resulta ng survey, ma'am? Go ahead po. Well, lumalabas nung tanungin namin sila kung sino iboboto nila sa bilang presidente ng Pilipinas kapag ang eleksyon ng Mayo 2022 ay gaganapin ng panahon ng survey, eh lumalabas ang number one choice nila ay si Davao City Mayor Sara Duterte. 28% ang pumili sa kanya. Samantala, may pantay-pantay parang statistically tied for second place sina Isko Moreno, Bongbong Marcos, Grace Po, at si si Bongbong hanggang yung tatlo. Tatlo. Statistically tied, nakakuha sila ng 10 percentage to 14 percentage points. Si Mayor Sara Duterte, 28 percentage points ang nakuha. So malayo po, ma'am, si Manny Pacquiao, gayon din po sa opposition si Vice President Lenny Robredo. Opo, single digit lang si Manny Pacquiao at saka si Vice President Lenny Robredo. 8% si Manny Pacquiao, 6% si Vice President Lenny Robredo. Okay. Sa vice po. Sa vice presidential. Malabas ang first ang tied po for first place si President Rodrigo Duterte at saka si Isko Moreno. 18% ang pumili kay President Duterte, 14% ang pumili kay Isko Moreno. So, statistically tied? Statistically tied sila. So, dahil yung margin of error ay negative or positive? 4? Plus or minus 2. Kailangan namin Okay. Point difference para masabi ahead yung isa. That's right. Yan po bang yung mga ganyang mga survey? Ano po ang implikasyon niyan at paano po yan makakatulong sa ating halalan? Nabibigyan ng tao ng ideya kung sino ang mga tumatakbo o posibleng tumakbo. Isa yon. Tapos nakakatulong din ito sa mga balak tumakbo magdesisyon kung anong posisyon ang kanilang ifa-file kung saan sila tatakbo. Pero Dr. Ana, the questions po ba ay provided sa mga na-survey o bahala sila kung sinong ilalagay nilang pangalan? Kumbaga, nandun naka-pre-qualify sila. May binigay kami listahan pero sabi namin pwede silang magbanggit ng sino mang wala sa listahan. Kasi hindi pa naman final yung list eh. Hindi pa naman tapos yung deadline for filing of candidacy. Ibig sabihin, ang tanong doon, kung kayo ang papipiliin, sino ang iboboto nyo sa pagkapangulo sa 2022? Ganun ba? Ganun ka direct ang tanong? Sa mga taong nakalista dito, sino iboboto nyo bilang presidente ng Pilipinas kung ang eleksyon ng Mayo 2022 ay gaganapin ngayon at sila ang kakandidato, maari kayong magbanggit ng wala sa listahan. Ganun po yung instruction. So walang nakalagay doon na why? Tinatanong ba? Halimbawa lang, ang gusto ko, Sara Duterte. Hindi mo ako tatanungin why? Hindi po. Wala pong tanong na why. Bakit po? Di ba dapat may why? Di ba may importante din ano? Na halimbawa, ilalagay ko doon Tabunda. Why? El Chico. Bakit?
Importante po yun, pero ano po, sa haba ho ng questionnaire namin, hindi ho namin kaya. Open-ended ho yun eh. Open-ended question yun. Grupo-grupo mo pa yung mga magkakaparehong sagot. Opo. Tagal po ang pag-analisa noon. Tsaka yung kami makatanong ng maraming open-ended question. Limited kami sa open-ended. Paulit ko lang mama, no, doktora. Nationwide po itong ginawa ninyong survey na ito. Opo, nationwide. 2,400. Okay. And then, sa inyo pong track record po ng Pulse Asia, kasi meron po ako mga nakikita na bumabanat sa Pulse Asia eh, na parang sinasabi hindi naman yan totoo. Bakit tayo maniniwala dyan? Sa track record po ng Pulse Asia, ano po ang inyong napatunayan na sa mga ganitong mga klaseng survey a few months before the election? Pag malapit po ang eleksyon, yung mga resulta namin malapit din po sa lalabas na iboboto ng tao pagdating ng araw ng halalan. Ganun po, ma'am. Actually, tama yung partner. Si Dr. Tagunda palagi natin nagigess yan pag malapit na or immediately after. At anong percentage na tumatama, Dr. Tagunda? Di ba 90%+? Mataas po, opo. Mga ganun. Kasi pag kunyari sa senatorial, minsan isa lang ang hindi namin na makukuha. Right. No. Ayun, ang tanong, sino po ang nagbayad ng survey na yan? Ay, hindi po to commission. Amin pong tanong ito. Kaya nga pwede namin i-share sa media kasi amin ito. Okay. So para lang malinaw, kasi nare-raise yung mga tanong na ganyan. Sabihin, hindi correct. Ko sino nagbayad niyan. Yeah, siya yung hindi po ganoon ang survey. Yan. Yung totoong survey, hindi po ganoon. So, para lang malinaw, doktora, wala po nagbayad. Gastos niyo po yan. Yes, ito pong tanong na to. Amin to. Okay. Pero aminado naman din po kayo na magbabago pa yan habang lumalapit po ang halalan. Habang lumalapit, oo. Opo. Lalo na kasi hindi po final yung listahan eh. Depende talaga kung sino magpa-file ng candidacy. So magbabago pa yan. So ang ganyan kataas na rating, ano yun? Pakiulit mo nga yung graphics. Ano yung nakuha ni Mayor Sara? 28%. 28? Uh-huh. Okay. Opo. Yung 28%, hindi siya maituturing na insurmountable. Uh-huh. Hindi siya, kumbaga hindi siya mo siya mahahanay sa naku, nukunu ka ng layo ng bands. Hindi ganun po. How would you categorize or characterize that kind of lead? 28 versus 14, 13, 10, 8, 6, 4. Dikit ba? Magkalapit? Hindi pa dikit, pero malayo pa yung halalan. Marami pang pwedeng magbago. Oo. Pero sinasabi niyo po rin kanina, ma'am, na base sa inyong track record, yung inyo pong inilalabas ng mga ganyang survey ay malapit doon sa nagiging resulta. Tama po, ma'am? Pag yung mga survey namin na malapit na rin sa araw ng halalan. Pag masyadong malayo, lalo na to, hindi pa final yung list of candidates. Hindi pa yan. Pwede hindi pa ka-team pagbago. Lang siya. Hindi ka-team. Certainly, kumbaga malayo pa siya eh. Parang kumbaga ito kung ang eleksyon ay sa June. Gagawin. Pero ang eleksyon hindi June eh. May ang eleksyon, 2022. Pero kung may isang kandidato, or what do you think will change the trend? Anong maaari mag-push na magbabago yung ganyang klase ng pagkakasalansan ng mga kandidato? Depende yan sa kanilang kampanya, kung ano yung mga issues na nire-raise nila o nire-raise against sa kanila. So pwedeng magbago siya. Okay. Tulad okay. ng ma'am issue. Halimbawa, West Philippine Sea. Ayan, tama-tama, dahil medyo dikit ngayon. Sabi ng China, basura yan. Basura yung pagkapanalo nyo sa arbitral tribunal. Eh, syempre, hindi naman aawayin ng Pangulo ang China dahil chika-chika nga po sila. Yung mga ganyang issue ba nagre-resonate sa mga sinasurvey nyo? Wala silang pakialam. Dati ng pro-China ang stance ni Pangulong Duterte. May pakialam sila sa West Philippine Sea, pero sinasabi din nila hindi yun lang ang batayan nila sa pag-approve sa ginagawa ng administrasyon ni President Duterte. Yung sabi nila, hindi lang yan ang batayan. There are other issues. What about yung pagkamatay ni Pinoy? Had the survey been done after his death, would it make a difference?
Hindi po namin malalaman yun. Kailangan ginawa namin yung survey. No, but I'm asking you as an analyst kasi syempre matagal mo nang ginagawa ito. Do you think it would have made a difference or it wala, hindi wala sigurong epek? Tingin ko may effect siya sa maliit na porsyento ng ating populasyon pero hindi dun sa nakararami. Ma'am, itong tanong ni Eper sa ating Viber, ano po? Sabi niya, pakitanong naman po, saang particular sila nag-survey? Sino-sino? Bakit po hindi ako na-survey? At wala akong kakilalang na-survey. Come on, sabi niya. Huwag naman po tayong maglokohan. Ano, nag-survey kami sa NCR, Balanced Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, mas madali pa manalo ng loto kaysa masama sa survey. Yun po yung, yung chance na masama ka. Nakocompute po yan. Uh-oh. Maliit po. Yeah. Kaya actually, partner, kahit ako nagtataka din ako, but hindi ako nasasali sa survey. But I believe... Uh-oh. In the science. Uh-huh. May science kasi yan eh. Silang mga, di ba, parang statistics. Anong tawag po sa science na yan, ma'am? Di ba, may sampling kami ginagamit. Sampling? Oo. Parang scientific partner. Sa mga produkto, may ganyan. Dati nakwento ko na sa'yo, nag-cover ako niyan eh. Na pangalawang bahay sa kaliwa, liliko siya sa kanan, panglima, mga ganun. Ipa-plot niya yun. Kung sino yung pupo. Eh, pero ito, face-to-face ito, ma'am, di ba? Face-to-face po. Okay. Sabi so, hindi isang, lang po, hindi lang po sa Davao kasi yun ang tanong nung isa, si hindi lang po sa Davao. Ay, hindi pala. Dahil ang nagtop si Sara, Davao agad. Hindi lang po sa Davao, pero pag tinignan po niyo yung mga datos, 62% ng Mindanao binoboto si Sara Duterte. Ito magandang tanong ni Attorney Kim Inares. I think the trend will change depending on where their votes will go. Let's say Senator Grace Poe does not run. Where will her vote go? Or if Isko Moreno decide not to run, where will his vote go? Yan ba na-analyze nyo na itong kandidatong ito o may six siya? Kung hindi siya tumakbo, ang six na ito mapupunta kay ganito. Correct. Paano ba yun? Nagagawa po namin yun pero hindi pa po namin nagagawa sa ngayon. Na-analyze po namin yun. Doon po sa survey, hindi pa pasok o hindi pa nagbigay ng kanilang pahayag or kanilang intensyon itong si Ping Lacson. Gayon din po si Senate President Tito Soto, hindi po ba? At asan po, parang hindi lumabas ang, sa mga pangalan yung kay Senador Bongo? Nandito po si Bongo pero mababa po. Nasa ilang percent, ma'am? 3% siya. So hindi na siya kina-count diyan pag below 5. Okay, nakalista naman po doon sa media. Nakalista. Hindi lang siguro hinighlight. Hindi lang hinighlight. Sabi ni Peter ko, Alvin, akala ko ba hindi sila nagtatanong sa survey nila bakit 'yun ang pinili. Tapos sasabihin niya na hindi lang yung West Philippine Sea naging basehan ng pagpili nila. So saan ang galing 'yun? Baka ang ibig sabihin ni Dr. Ana in previews. Hindi po. Yung hindi namin tinatanong yung particular na dahilan nila pagboto. No? Pero ang sinabi ko tungkol sa West Philippine Sea, ang sinasabi nila, hindi lamang yun ang batayan nila sa pag-aproba sa pamamalakad ng administrasyon ni Presidente Duterte. So malamang, hindi lamang yun ang batayan nila sa pagboto. Okay. Inference lang po. Okay. All right. Sige, ang tanong po ni Mike Kulaba sa Twitter natin, bakit di sila nag-survey online? Ang online po kasi konti lang, hindi po lahat ng ating botante o adult ay may access sa online. Hindi po magiging representative of the Philippine adult population ang online survey. Actually, the same sila ng sinasabi ni L. Monte Carlo. How about doing a survey here sa Twitter? Pulse Asia, after all, may account naman kayo sa Twitter. So sinasabi ni Doc, hindi kasi siya magiging representative ng gusto nilang sampling. Halimbawa lang, o maraming DDS sa platform na to, o di naturalmente Duterte yan. Hindi kaya maraming dilawan sa platform na to, o sa part, o, di ba? Parang hindi siya magiging pantay, di ba ma'am? Yes po, hindi siya representative of the Filipino adult population. Apo. Okay. Hindi lahat po, konti lang ho nagti-Twitter sa Filipino, mas Facebook sila. Okay. Mas marami sa Facebook. Mas marami sa Facebook. Partner. Ma'am, si Minda po, sabi niya, malayo pa pala eleksyon para sa anyang survey nyo. Para
Para daw babitugin nyo na ulo ng mga tao? Ano nga po ba? Kayo po ba ay nag... Ano tawag mo doon, partner? Nagkukondisyon na po ba kayo? Mind conditioning. Hindi, tama yan. Para ma-raise yung issue, she can answer that. Go, ma'am. Kami nagkukondisyon kasi mine-measure lang namin. Hindi naman po sila bumoboto batay sa survey. Kasi kung bumoboto sila sa batay sa survey, noong mga nakaraang eleksyon, yung unang mataas ang nakuha, siya na dapat naging presidente. Pero nakita po natin sa 2010, hindi nangyari yon. Late na lumitaw ang pangalan noon ni Pinoy, hindi rin yun nangyari noong 2016. Late din lumitaw yung pangalan ni President Duterte. So yung unang nagli-lead, hindi naman yun nanalo. So walang conditioning po ito. Pero kaya rin... Kumbaga hindi siya... Sige pa. Pero sige kaya po, tuloy niyo po, namin ginagawa kahit malayo pang eleksyon. Kasi nga, naghahanda itong mga ito, itong mga gustong kumandidato, gustong tignan kung ano yung posibilidad na makatakbo sila. At the same time, nakakabigay kami ng impormasyon sa mga tao kung sino naman na nag-i-interest sa ating mga politiko na tumakbo. Apo. Yeah. In support to your ano ma'am, to your statement, sabi ni Jonas Santiago, sabi niya noong June 2015, ang survey says poll 30%, Binay 22%, Duterte 15%. Shows na naman magbabago pa talaga 'yan. So just to prove her point, na hindi yan, hindi pa yan. Talagang pwedeng magbago. Nangyari na noong 2015 survey. Ma'am, sabi mo mahaba. Ibig mong sabihin pati sa senatorial may survey din kayo? Meron kaming survey sa senatorial. Sino nagtapo sa senatorial? Si Manny Pacquiao. Oo nga, kasi may choice siya na mag-senador ulit. Talaga. Ganun pala yun. Ma'am, kaya ba ma'am? Kaya ba i-enumerate yung top 12? Kunin ko po. Oo. Again, ulitin po natin, ito po, kung ang eleksyon ay gaganapin June 2021, which is not the case because it's going to happen in May 2022. Sige po ma'am, go. Ang top 12, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Sara Duterte, Rafi Tulfo, Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Bongbong Marcos, Lauren Ligarda, Ping Lacson, Willie Revillame, Jingoy Estrada, at Mig Subiri. Tapos si former Vice President Jojo Binay, may statistical chance of making it to top 12. Siya yung pang 13. Did you, na-mention mo ba si Ligarda? Lauren Ligarda. Kasi mga balik sinado yan eh. What about Trillanes? Malayo po si Trillanes. Malayo? Number... Si Bob Aquino? Malayo din po. Si Laird La De Lima po. Malayo po. Malayo po si Laila De Lima? Okay. Yun yung mga re-electionist. But then again, magbabago pa yan. Sino correct yung bago na nasa listahan? Mataas si Rafi Tulfo. Number 4. Wow. At saka si Willie Revillame. Number 10. Number 11. 10. So to where do you attribute that? Dahil sa kanilang pagiging ano, viral or influencers and social media personalities, ma'am? Opo. They are perceived to be helping people. No. Yun ang tingin sa kanila. Nakakatulong. Okay. Actually, ang pinakapanalo partner si Mayor Sara. Number 1 siya sa presidential. Pangilan po siya, ma'am, sa vice presidential, si Mayor Sara? Wala po siya sa... hindi siya na-survey din sa vice presidential? Opo, kasi nilagay namin si Digong. Kasi nandun na si Pangulong Duterte. Tapos sa senatorial, number 3 siya. Number 3. So, ibig sabihin, matunog po ang pangalan ni Mayor Sara. Ma'am? Kahit saan siya tumakbo. Diba, partner? Kaya nga eh. So, nawala ba si ma'am? Andito po. Matunog na matunog po ang pangalan ng Mayor Sara Duterte sa kahit anumang posisyon. Tama? Opo. Okay. Ma'am, yung survey, rating ni Vice President Lenny Robredo, anong rating niya, partner, sa pagka-presidente? Number 8%.
ang 8%. Malayo eh. Oo, malayo kaya, siya. Hindi, pero ang tanong ko is, kaya pa ba yan na may angat niya if she does something or she... 6%. Opo. Kaya pa yan, ma'am? O parang kung ikaw ay may plano at nakita mo na ganyan lang kababa, kasi pwede di ba nag-aalangan din siya? Correct. She herself, para hindi pa siya nag-decide, and some people are saying na mas malaki ang chance niya pag nag-governor siya kesa mag-presidente siya. Pero ikaw tatanungin ko, ma'am, yung 6 na yan, kayang-kaya pa bang iangat yan days before the elections? Mahirap, pero hindi imposible, especially kung mag-unite yung opposition. Ang tanong kasi kung mag-unite yung opposition. Oh. Okay, okay. Kasi wala pa rin naman partner na matunog na bukod kay Vice President Lenny, ano po, wala yung talagang opposition na matunog. Tama po ba, ma'am? Opo. Wala pang matunog. Okay. Oo nga, partner. Diyos niyo. Pero magmamatter ba kung dalawa lang ang maglalaban? Although siyempre sa Pilipinas, para imposible. Kailan ba tayo nagkaroon ng eleksyon, doktora, na dalawa lang talaga ang naglaban? Since na pinanganak ako, para ang dami na kaagad na tumatakbo, di ba? At saka lahat, gusto maging presidente. 1986 po yung dalawa lang, si Marcos si Cory. Marcos and Cory. Pero after noon, marami wala na po sila. Wala na. Labo-labo na at lahat gusto maging presidente. Kung Duterte lang versus Dumagoso. Ayan, interesting siguro, partner, ano? May ganyan ba kayong projection, ma'am, sa mga inyong survey na o kung dalawa lang yung tumakbo, ganito yan. Kung tatlo lang, if it's three-cornered fight, ganito yan. Batay sa mga nakikita namin, yun lang nga embargo, so hindi namin pwede naka-embargo ba? Pag konti lang yung distance, sige po. Lumalakas ang chance ni Isko Moreno. So, pero kaya lang, risk din yun. Kasi pwedeng hindi mangyari yun, partner eh. Sa gusto na maraming gustong maging presidente. Ano? So, ganun pala yun. Andaming, partner, may mga tanong pa sa social media. Tanong mo nga. Sige. Buksan ko itong sa Twitter natin. Wait lang, ha? Okay. Sabi ni Aaron, kahit sa Facebook at pa-survey ng mga DDS, talo si Duterte. Ganun ba? Sabi niya ni Aaron. Hindi ka namin po alam yan. Hindi kami sa Facebook survey. Okay. Bakit ganun, Dr. Ana, no? Yung resulta ng survey nyo saliwa sa general sentiment sa social media. Ayan, maganda yung paliwanag yan. Kasi ang dami nagre-react na hindi ganyan yung nararamdaman namin. Perhaps it's parang education po. Bakit hindi siya nagsaswak sa general, ha? I'm saying general sentiment sa social media. Go ahead po. Yung active po kasi sa social media, hindi naman representative of the Philippine adult population. Yan yung mga bata, mas bata. Oo. Yan yung mga hot on issues. May mga kinikilingan na yan yung mga nasa social media. Apo. Kaya po, diba? So talaga hindi siya, ma'am. Talaga hindi siya, posible talaga na hindi siya magre-reflect. Kung ano yung sentiment sa social media will not reflect on the surveys done by your company or other survey firms. Okay. Yes po. Dahil iba po yung tinatarget namin na ma-represent. Apo. Okay. Ma'am, tanong po ni Orlando sa ating Twitter. Sabi niya, sa panahon ngayon at sa panahon ng pandemya, ginawa ang survey face-to-face. Paano? Bawal lumabas, bawal mag-ikot dahil nandyan si virus. Sino ba dito nanood at nakinig ng SRO na na-survey o nalaman na may survey sa barangay nila? Ma'am, sabi niyo kasi kanina face-to-face, paano po daw nangyari yon? Nang face-to-face po, hindi lamang po kami, pati po mga market research organizations, pati po ang Philippine Statistics Authority, nag-face-to-face po. Lang po, may health protocols lang na ino-observe. Face mask, distancing, tapos tinatanong din yung medical information ng household bago i-interview. Kung may nagkasakit doon, hindi na mag-i-interview doon.
May health protocols kaming pina-follow na pinattern namin sa health protocols na ginagamit ng Philippine Statistics Authority. All right. Sige. Uh-huh. Last na lang, ano? Kasi andyan na yung mga political analysts natin. Uh-huh. When is the next survey of September a similar po. Kind? September. O yan. Tingnan natin, okay. September. Tapos after ng September, may dalawa pa, di ba? Before the elections? Or tatlo pa? May December, or November, late November or early December. Tapos next year, monthly na. Monthly. So next year, monthly na hanggang dumating yung May. Hanggang dumikit doon sa... Okay, sige.